Tara na! Sinsay din eh! Sa Batangas! Nais mo gang magbalik tanaw at ma-experience ang kasaysayan sa panahon ng Spanish colonial era? Hindi mo na kailangang mag-time travel pa dahil naririnilaang sa ating lalawigan ang isang lokasyong saksi at naging bahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Kaya naman sama-sama tayong mag... Sinsay na din eh sa Heritage Town ng Taal! Sa ating pagsinsay sa Heritage Town of Taal, ay agad nating dinaanan ang Minor Basilica of St. Martin de Tours upang humingi ng gabay at patnubay. Ang Basilica of St. Martin de Tours ay pamoso bilang pinakamalaking simbahang Katoliko sa buong Asia. Isa ito sa maituturing na most photographed facade dahil sa kapansin-pansing harapan ng simbahan na yari sa bloke ng coral stones na nananatiling nasa estilo ng mga disenyo noong 17th century. Sa harap ng naturang simbahan ay matatanawan mo naman ang Casa Real na ngayon pa mahal ang bayan ng Taal. Dati itong kilala bilang Casa Consistorial at Tribunal na naipatayo noong 1845. Ito rin ang pinakalumang istruktura ng munisipyo sa Pilipinas na siyang nagsilbing opisina ng mga naging alkalde ng Taal simula pa noong 1849. Sinsayan mo na rin ang makasaysayang ancestral houses na matatagpuan sa palibot ng Heritage Town. At una na nga rito ay ang The Wedding Gift House. Ang Casa Regalo de Boda ay ipinagawa ni Don Eulalio Villavicencio bilang wedding gift para sa kanyang may bahay na si Doña Gliseria Marella na tinaguri ang Godmother of the Revolutionary Forces noong 1871. Tampok rito ang makukulay at detalyadong pintura na makikita sa dingding at kisame ng bahay. Nagsilbi rin ito bilang kanlungan ng mga sundalong Pilipino, gayon din bilang lokasyon na pinagdarausan ng pagpupulong ng mga lider ng revolusyon at katipunan. Naririnig rin sa Heritage Town of Taal ang dalawang Ancestral House Museums na pinangangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines. Una na rito, ang Museo ni Leon at Galicano Apacible, kung saan matutuklasan natin ang naging buhay at mga gawa ng magkapatid para sa pagkamit ng independensya ng bansa. Ang ikalawa ay ang Museo ni Marcela Marino at Felipe Agoncillo, kung saan nanirahan ang tiniguriang Mother of the Philippine Flag. Ito rin ang pinakamatandang ancestral house sa Heritage Town na may edad mahigit 300 taon. At syempre, naririyan rin ang tinaguriang White House ng Batangas. Ang Don Gregorio Agoncillo Mansion ay ang siyang una mong makikita sa iyong pagsinsay sa Taal. Sa loob nito'y kapansin-pansin ang mga muebles mula sa impluwensya ng mga Kastila noong 18th century. Dinimula ang din makikita sa Heritage Town of Taal ang nag-iisang vintage camera museum sa buong bansa at iyan ay ang Galeria de Taal. Ilan sa mga vintage camera dito ay functional pa rin hanggang sa panahong ito. Kompleto talaga ang koleksyon ni Gunoong Enumerable mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na versyon nito. At speaking of camera, travel back in time photograph experience naman ang itinatampok sa Casa Recuerdos. Aari kang magpakuha ng litrato habang suot-suot ang mga barot saya na siyang ginagamit noong panahon ng mga Kastila. Dito'y makikita natin ang mga aksesorya na ginagamit mula ulo hanggang paa para sa nakaka-Doña Feels mong Instagrammable post. Pero kung nais mo munang magpahinga at magpalipas ng gabi sa bayang ito, katapat lamang ng Casa Recuerdos ang Bed and Breakfast na Paradores del Castillo. Ma-experience mo rito ang Spanish-American colonial style na pamumuhay sa modernong panahon. Huwag ring palalampasin ang scenic view na matatanawan sa poolside ng Paradores.
Walking distance lamang ito sa mga ancestral houses sa paligid at nasa tabi lamang nito ang San Lorenzo Ruiz Steps na kilala sa bansag na hagdan-hagdan. Ang kabuuan ng sahig ay yari sa granite na kinapapalooban ng 125 baitang patungo sa bayan. Kaya naman, sinsayan at timusan mo na rin ang ilan sa mga ipinagmamalaking produkto ng Heritage Town of Taal. Ang El Pasubat na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Abril. Ito ay acronym para sa empanada, longganisa, panutsa, suman, balisong, barong Tagalog, tapa, tamales, tawilis at tulingan. Tunay naman na natatangi at sadyang kahanga-hanga ang pamanang kasaysayan ng destinasyong ito sa kasalukuyang panahon. Kilala rin ang lokasyong ito bilang Grand Lady of Batangas at Balisong and Barong Capital of the Philippines. Pero para sa bawat taalenyo, sa puso nila'y lagi't-lagi mananatiling ang Heritage Town of Taal dine sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman mag-like, share, at subscribe na para lagi kayong updated sa mga susunod nating pagbiyahe dito sa Sinsay Dine sa Batangas.